Bagong huli, isang commemorative one piso at isang 5 piso BSP series coins. Debutin natin. Mga ka-hunters, welcome back po sa ating channel Kalimi Online. Nakahunt po tayo ng dalawang barya kahapon. Isang 1 piso commemorative Asian Jose Rizal at isang 5 piso BSP series coins year 2016. So para sa akin, swerte na kapag nakakakuli tayo ng gantong mga coins, no? At re-reviewin natin yan. Siyempre para ma-share sa inyo at makapag-update tayo. At bago lang natin ituloy, mamaya mag-subscribe po kayo sa ating channel at mag-join na kayo sa membership, guys. Ayan. Gunahin natin itong 2016 5 piso. Ayan. Alam nyo itong mga 2016 5 piso BSP na ito. Mababa ay. Mababa po ang mga mintage nito eh. Kahit tingnan natin mamaya, sisilip po tayo sa Numista para makita natin kung gaano kadalas, no? Kung gaano kadalas or kung gaano katumal itong mga 5 piso na ito dito sa Numista. Ayan siya, 5 piso. Ayan. At yung example nila dito ay 2016 din. Ayan. At andyan ang full featuring ng mga bariyang ito. Pero, diretso na tayo sa years. Dahil ang ating po pinag-uusapan lagi yung value. Diyan tayo magaling sa value, you know. Yan, 2016. Yan, 2016. Ayan siya. 1.8% lang. Guys, at sa extra fine condition ay meron na siyang value. Extra fine pa lang yan, ha? 59. Let's say 60 na para wala nang butal, no? Sumunod dyan, AU. Tapos, uncirculated. Ibig pong sabihin, itong mga 2016 na ito, kapag uncirculated condition, pwede nang magkaroon ng value na aabot na siguro sa mga 100 piso. At inaasahan po, tataas pa yan eh. Kasi bago pa lang eh. Bago pa lang nagkaroon ng value itong mga 2016 na obverse 3 dito sa Numista. At ayan nga, no? 1.8% ang kanyang frequency. Hindi naman ganun kababa, diba? Kasi 1.8% eh. Masasabi natin pag talagang hard to find, kapag nasa 0.1, mga 0.2. Ayun, masasabi natin mga hard to find or maaaring maging rare, diba? So, ito na. Ito na yung ating 1 piso commemorative coin, Jose Rizal. Halos magkasabay lang itong nahan kahapon, guys. Ayan siya, no? Lumabas kami kahapon at may binili-bili ng ano-ano mga bagay-bagay at yan na isukli. At mukhang kalalabas lang nito sa kulungan, I mean sa bangko. Kasi kung mapapansin ninyo, maganda pa ang kondisyon na kung bibigyan natin ng grade, no, tantiometer, para sa akin, halos, almost, or about uncirculated ito. Kasi makikita nyo naman, halos, walang gasgas ang bariyang ito. Ganoon din sa kanyang reverse. At nandiyan pa yung sharpness ng mga script niya, yung mga legends, diba? Yung logo ng BSP, yung 1 piso, yung year na 2011, kitang-kita nyo pa. Ayan, yung ating pong pag-grade, guys, no? Tantiometer lang yon, pero malapit po yon sa katotohanan. Kasi yung talagang graded na barya, magbabayad po tayo niyan sa PCGS or sa Numismatic Guarantee Corporation. Sa ibang bansa po yun. Ayan. Tapos ngayon, silipin natin sa Numista yung magiging value nito na kung saan kayo magaling, no? Yung value pag nag-uusapan. Ayan, year 2011. Circulating commemorative coin. Year 2011, composition niya, nickel, plate, and steel nga. Commemorative issue, 150th anniversary. Yan ang kapanganakan. Anniversary ang kapanganakan ng ating pambansang bayani, Gato Zerizal. Ito na, 2011, at marami-rami pala ito. Hindi naman pala sobrang konti eh, kasi kung titignan nyo yung example eh, ang dami. 10 million ba yan? Ang dami niya, guys, 10 million na pesos or pieces, di ba? Kasi isang piso siya eh.
Ayan, at sa verified to uncirculated, sabihin na natin, sa madaling sabi, ang value nitong 2011 ay pwede na pong umabot sa 100 to 150 pesos na. Ayan, kahit siguro sa mga coin shop o sa online, magbibili mo ang gantong barya sa halagang 150, diba? Alright, ayun na po ang content natin. Huwag kalilimutan mag-subscribe at i-on ang bell. Hanggang sa susunod po. God bless you all.